Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Mom.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alingmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di naghahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan. At ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupuri, ako'y iniligtas. Kaya't ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin, nagligtas ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal iyong kanyong galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw may mahabag sa akin o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo o poon ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan.
Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pariho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis at ang tipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka, nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipumpunan siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaki na nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus. At sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao, may mga nananangis pa at mga nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa tatlong alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kum. Nang ibig sabihin, ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay, bumangon ng bata at lumakad.
siya'y 12 taon na, at na mga ang lahat, mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kaninuman, at inutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat. Saan ka kumakapit sa panahon na pakiramdam mo'y ubos ka na? Desperado ka na. Wala ka nang makapitan. Ang sinasabi ho ng iba, sa patalim na lang daw kakapit. Kaya 'di ba sa ating mga Pilipino, may kasabihan tayo, ang taong gipit sa patalim kumakapit. Ang dalawang tao sa ating ebanghelyo, bagamat po yung isa ay hindi nabanggit dahil ang binasa natin sa ebanghelyo ay yung short version, dalawang tao po na masasabi nating gipit. Si Jairo na nasa punto na siya na ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay na. At kanino siya tumakbo para humingi ng tulong? Kay Jesus. Hindi man nabanggit sa ating ebanghelyo, pero may, kung babasahin po natin ang buo, ay binanggit sa atin ang isang babae na dinurugo at 30 years na siyang may sakit. Nagpatingin na siya sa maraming doktor, pero imbis na gumaling, mas lalo pang lumala ang kanyang sakit. Kaya nung nakita niya dumaraan si Jesus, ang nasabi lamang niya, mahawakan ko man lamang ang laylayan ng kanyang damit, ay gagaling na ako. Nakipagsiksikan, inabot ang ilalim ng kanyang damit. Kaya maganda rin no para sa atin bilang Kristiyano na bilang mga nanalig kay Jesus na sa oras ng kagipitan ng buhay natin, sa Diyos tayo kumakapit. Pwede namang mawalan na sila ng pag-asa eh. Pwede naman yung babaeng dinurugo, sabihin niya, eto na lang, ganto na lang ako eh, wala na akong gagawin sa buhay ko. Nagpagamot na ako, wala rin naman nangyari. Pwede naman ang sabihin ni Jairo, nung dumating na yung mga kasama niya sa bahay at sabihin, sinabi sa kanya, patay na yung anak mo. Pwede naman niya sabihin, Jesus, wag na po kayong pumunta, patay na raw eh. Wala na tayong magagawa diyan. Pero, sa panahon ng kaguluhan, sa panahon na tila'y nawawalan tayo ng pag-asa, mainam po yung sinabi ni Jesus kay Jairo nung sinabi sa kanya na patay na yung kanyang anak. Anong sinabi ni Jesus? Huwag kang mabagabag, manalig ka. Huwag kang mabagabag, manalig ka. Minsan sa paligid natin puno ng ingay, na yung ingay na naririnig natin ay inuubos ang pag-asa natin sa buhay. May makita kang post sa Facebook na medyo negative ang dating, ikaw din naman, nabasa mo, feeling mo, uy, oo nga, no? I should give up na lang. Oo nga, no? Bibitaw na lang ako. Hindi na ako magtutuloy sa paglalakbay ko. Suko na lang ako. Minsan, may mababasa tayo at may kita natin, lalo na sa social media, words that can really kill your hope. Minsan may mga tao rin sa paligid mo na hope killers din. Pinapatay ang pag-asa sa buhay mo. Pero ang Diyos patuloy din magpapaalala sa iyo na sa kabila ng kadiliman na yan,
merong isang kislap ng pag-asa na pwedeng sumibol at pwedeng magbigay sigla sa iyong buhay. Kaya ho, yung mga pumapatay ng pag-asa mo sa Diyos, pumapatay ng pag-asa mo sa buhay mo, ilayo mo sila. Hindi ka yayaman dyan. Hindi ka gagaling sa taong sisira ng pag-asa mo. Pero bilang mga Kristiyano at naglalakbay, kaya nating lumingon sa Diyos ng may pag-asa at pananampalataya. Tulad ng dalawang taong nabanggit sa ating ebanghelyo, maraming tao ang pwede magsabi sa kanila at magbabasa sa kanila. Pwede patayin ang kislap ng pag-asa na meron sila. Pero si Jesus ang nagpaalala sa kanila, huwag kang mabagabag. Huwag kang kainin ng kadiliman ng kawalan ng pag-asa. Nariyan ang kislap ng pag-asa ng ating pananampalataya. At bilang mga Kristiyano, si Jesus ho ang pag-asa nating lahat. Kaya sa panahon na nawawalan tayo ng pag-asa, sa panahon ng tila'y kagipitan at kadiliman ng buhay natin, kanina tayo kumakapit. Hindi ho sa patalim, kay Jesus tayo kumakapit. Kumakapit tayo sa kanyang kamay na nababangon sa atin mula sa kawalan ng pag-asa. Kumakapit tayo sa kanyang kamay para iahon tayo at akayin sa muling pagkabuhay natin. Kaya nga, ang gesture ho ni Jesus nung binuhay niya yung anak ni Jairo at sinabi niya, "Talita kum, bumangon ka." Kinuha sa kamay at inangat ang babae. At ganun din naman sa buhay natin, sa panahon na tila'y patay ang pag-asa sa buhay natin, isang tinig lamang ni Jesus na magbibigay sa atin ng liwanag na yan sa buhay natin, tanggal ang kadiliman. Pag ang liwanag pumasok sa buhay natin, ang kadiliman ng kawalan ng pag-asa ay nawawala. Kaya ho, magandang imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon na matuto sa dalawang halimbawa ng pananampalataya sa ating ebanghelyo. Ang pagkapit kay Jesus, ang pananalig kay Jesus, at higit sa lahat, ang pag-asa kay Jesus. Kaya sana bilang mga Kristiyano, mga deboto ni Jesus Nazareno, siya ang maging pag-asa ng ating buhay. Siya ang maging pag-asa natin bilang mga nananampalataya. At sa panahon ng kadiliman ng ating buhay, nariyan si Jesus. Magbibigay liwanag sa atin. Sa panahong alalang-alala ka na, siya ang magsasabi sa iyo, huwag kang mabagabag, manalig ka. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ipanalangin natin sa Diyos Ama ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na may karamdaman. Magsumamo tayo at hingin natin ang kagalingan mula sa Diyos. Manalangin tayo, Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ipagpatuloy nawa niya ang gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento at pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga manggagamot, mga nurse, at lahat ng nag-aalaga sa may sakit. Patuloy nawa silang maging mahabagin at mapagmalasakit sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nasa buhay relihiyoso, manatili nawa silang mga aktibong saksi at taghatid ng paghihilom sa nadulot ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga natitipon ngayon, masundan nawa natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga biyayang ating tinatanggap sa mga kapatid nating nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, makatagpo nawa sila ng paglingap mula sa Panginoong nagkaloob ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming banal, isinugo mo sa amin ang iyong anak upang pagalingin ang aming katawan, isip at kaluluwa. Ipagkaloob mong lagi naming pakinabangan ang kanyang kapangyarihan, magpagaling ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha kami iyong pinaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Ngayon po ay St. Peter's Pens. Kaugnay nito, magkaroon tayo ng second collection na gagamitin sa apostoliko at gawaing pagkakawanggawa ng Santo Papa sa Roma. Tumulong po tayo. Walang sino mabibili pa rin po ang official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.